magiging malapit na si Agor sa Tagabantay. Hindi natin masisisi ang Tagabantay. Malaki talaga ang naitulong ni Agor sa mga lakad nila. Hindi po tayo pwedeng pumayag dito. Kailangan natin lapanan ang mga salot na aswang na yan. Kilala niyo ba yung mga nagdala sa atin dito? Mga aswang sila. Maniwala kayo. Sisiguraduhin ko na malalaman ko rin kung saan niya ang islang yan. At pagbabayaan ikaw ang anak ng dilim at ang haring aswang. Bakit mo ako pinato? Bilis niyo, umalis na kayo! Achil! Tumupo ko na, bilis! Prinsesa! Mila! Agor! Prinsesa, Mila. Saktan pa kaya? Agor! Agor! Kailangan dalit sa hospital. Natutulog tayo. Huwag na. Teka! Baka pwedeng gamutin ni Mira. Mira! Huwag. Huwag mo na, prinsesa. Manghihina ka. Agor! Huwag mo sayangin ang lakas mo. Isa ka tulad ko. Hindi ako papayag. Agor, kailangan mong tulong ni Mira. Kung hindi mamamatay ka. Agor, nakikiusap ko sa'yo. Hayaan mong gamutin kita. Ikinaghanap ko kung anong gusto mong mangyari. Pero kailangan pa rin kitang iligtas. Juan, babalik kami sa kaharian namin. Doon magagamot ko siya nang hindi ako nanghihila. Balik kami. Kainin mo nang bahala dito. Pag-iingat kayo, Mira. Kumusta ka, Pikoy? Nag-i-enjoy ka ba dito sa isla? Parang napipika na ata. Kanina lang, ang tapang-tapang mo. Simula ngayon. Iiwalay lang ito sa ibang bata. Magkakaroon ka ng sariling kwarto kasi special ka. Dahil pamilya ka ng Tagabantay. Alam ko kung bakit kami nandito! Gagawin niyo kang pagkain! Oo. Yun ang ibang gagawin namin sa ibang bata. Pero ikaw, kapag matigas ang ulo mo, puputulin ko ang ulo. At i-display ko sa harapan ng dormitoryo ng ibang bata para hindi ka nila gayahin. Lagot ka sa kuyong ko! Lilitas niya kami dito! Tatalunin ka niya! Kasi mas magaling siya kaysa sa'yo! Hindi mangyayari yun. Hindi mo alam kung anong kapangyarihan na meron ako ngayon, Pikoy. At makikita mo, hindi ako kaya na ipinagmamalaki mong Tagabantay niya. Hello? Buka po! Anong nangyari? Napalaman po kami. Kasama si Mira sa aksay Agor. Nasaan sila? Napuruan si Agor. Dahil sa pagliligtas kay Mira. Ayaw naman paggamot eh. Dahil manghihina daw yung prinsesa. Kayo yun, inalam mo na sa mundo nila para gamutin. Hindi sana mangyayari ito kung di ako nagmintis. Sana tinawa ko agad yung aswang. Marami ka nakalabang aswang. Siyempre pwede mo mamintis ka. Hindi mo pwedeng sisihin ang sarili mo sa nangyari. Kahit gaano ka kagaling, nagmimintis din. Hindi ko sinisihin ang sarili ko, lo. Pero hindi na ako pwede magmintis sa susunod. Dahil baka hindi ko na mailigtas si Pikoy. Isang malaking kabayanihan ang ginawa ni Agor, Mirathea. Pagkatapos ho ng ginawa niya, hindi ko maiwasang mapahiya sa sarili ko, Ina. Dahil
dahil sa mga inisip ko labat sa kanya. Pero hindi pa huli ang lahat, anak. Ngayon nawala na ang lahat ng agam-agam sa isip ko tungkol sa kanya. Dahil handa niyang ibuwis ang kanyang buhay para sa kanyang prinsesa. At bilang pasasalamat, ako na mismo ang gagamot sa kanya. Sasabihin na. Naririnig ko lahat ng inyong pinag-usap. Kayo nagpagalik sa akin. Ngunit hindi ako karapat-dapat. Wala yun para sa ginawa mo sa akin, Agor. Dahil sa'yo buhay ang anak ko. Kaya maraming salamat. Sa ngayon, kailangan mong magpahinga. Pero kapag malakas ka na, babalik ka sa mundo ng mga tao. Dala ang buong pagtitiwala ng kahariang engkanto. Maraming salamat po, Paolo Reyna. Isisipin. Daling paikutin, mga mangmang! Ayos ka lang ba po? Naintindihan kita. Nag-aalala ka kay Pikoy. Hindi kita masisisi kung bakit pinarusahan mo ang sarili mo. Sa isang lihiti mong pagkakamali tulad na nangyari kanina. Hindi ko lubos maisip, Lo. Naabang tumatagal na hindi natin nakikita si Pikoy. Nalalagay sa panganib ang buhay niya. Apo, magpahinga ka muna. Bayaan muna natin ang mga kasama natin magpatrolya ngayong gabi. Best friend, hindi ka makapagpahinga. Ito, hindi na nag-text. Tumawag pa. Hello? Tagabantay hotline. Gusto kong makausap ang Tagabantay. Best friend, gusto kong kasapin ni Hitler. Hello, Kael. Kumusta? Juan Dela Cruz. Ayop ka. Anong kailangan mo sa akin? Alam mo, may gusto akong ipag-uusap sa'yo. Kuya Juan! Nasisna ko may dalawang mga tinta! Kuya Juan! Wala sa salitina, Kuya Huwag mo sasaktan si Pikoy. Papatayin kita! Tingin mo may magagawa ka, Tagabantay? Ang layo mo eh. Samantalang ako, andito. Kasama ko si Pikoy. Alam mo, kahit ano, kaya kong gawin sa kanya. Kaya nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sasaktan si Pikoy! Nasabi mo na yan. At wala kang karapatan para utusan ako. Di ba kailangan mo ako? Halika, magkita tayo. Ibibigay ko sa iyo sarili ko kapalit ang buhay ni Pikoy. Alam mo, totoo ang sabi-sabi nila. Bayani ka. Pero
Pero anong klaseng bayani ka, Tagabantay? Ha? Hindi mo kaya ipagtanggol ang pamilya mo. Alam mo kung sino-sino ang pinagtatanggol mo. Pero ang pamilya mo, hindi mo kaya ipagtanggol. Ano ka, Tagabantay? Sige, Juan Dela Cruz. Pag malaki mong bayani ka, pag malaki mong Tagabantay ka. Pero hindi sasabihin ko sa'yo, wala kang kwentang bayani. Wala kang kwenta. At papatayin ko si Pikoy. Wala kang magagawa doon. Dahil wala kang kwenta. Kaelwag! Pikoy! Kondisyon. Mapapahama ka? Juan, makinig ka kay Lolo Jules. Hindi mo kaya makipaglaban ngayon. Kaya ko, Rosario. Juan, ikaw ang Tagabantay. Hindi ka pwede mapahamak dahil sa Kael na yan. Hindi mo ba nakikita? Pinaglalaroan ka lang niya. Kapag hindi ko nakita si Pikoy, Rosario, mapapatay siya ni Kael. Hindi siya nagbibiro. Mas lalong hindi mo maililigtas si Pikoy kung pati ikaw mapapatay. Juan, umuwi ka na. Magpahinga ka. Hindi, Rosario. Kaya ko. Juan, nakikiusap ako. Umuwi ka na. Apo, magpahinga ka muna. Bukas, hahanapin natin ang isla yun. Ililigtas natin si Pikoy. Pero hindi ngayong gabi. Nakatulog. Nihintay ko kayo eh. Kamusta na, anak? May balita na ba tungkol kay Pikoy? Panangako ka sa akin. Sasabihin mo kung meron kang balita tungkol kay Pikoy? Ano yun? Wala. Tumawag po sa akin si Kael. Kinausap niya po ako. Pinigbantaan niya po ako, napapatay niya si Pikoy. Ha? Meron na. Nahanda akong palita sarili ko. Pakawalan niya lang si Pikoy. Ah!
ayoko mawala na pag-asa na tutuparin mo yan. Ibang tao nga. Isang text lang. Kayang-kaya mong iligtas. Si Pikoy pa kaya? Diba, anak? Diba? Masamang balita, ang mga espiya na pinadala natin para manmanan ang kilos ng Tagabantay, napatay na. Ang ganon, humanap kami bang kalahay na pwedeng gawa? Yun ang problema, Ama. Wala na pong gustong gumawa nun. Ano ibig sabihin? Walang gustong gumawa kahit utos ng hari? Mawalang galang na, Ama. Marami na pong galit sa'yo dahil sa relasyon niyo sa Tagabantay. Agor, magaling ka na ba? Opo. Magaling na po ako. Pinagaling ako ng mahal na Reyna ni Nereaꞌ. Mabuti. Si Mira, hindi mo makasama. Tinitiya ko pong pinuntahan niya ang Tagabantay. Mahal na Pinuno. Mula sa labas, hanggang dito sa loob, napansin ko na silang lahat ay larawan ang kawalang pag-asa. Tapatin niyo nga ako. Meron po bang nangyari? Hindi maganda nung kami ay wala. Rosario, bakit nadalaan si Lulay? So, talagang pinunta ko dito, Juan. Gusto kitang kamustahin. Ako? Eh, ayos naman ako, ah. Yung totoo. Ay, bakit dito tayo bumaba, mahal na prinsesa? Kailangan kong kausapin si Juan tungkol kay Agor. Tika na. Juan, hindi ka pwede mawala ng pag-asa. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob dahil ikaw ang Tagabantay. May abilidad ka na wala kami. May makapangyarihan kang sandata kami wala. Karaniwan tao lang kami pero nilalakasan namin ang loob namin dahil nandyan ka para pamunuan kami. Juan, sa'yo kami kumukuha ng lakas ng loob. Dahil sa'yo pakiramdam namin matatapos ng digmaan ito laban sa mga aswang. Hindi ka pwede panghinaan, Juan. Namatay ang mga magulang ko dahil sa laban na to. At lahat kami umaasa sa'yo. Sana wag mo kaming biguin. Pero, paano natin gagawin yun? Bigyan niyo ako ng lapis pati papel.
Tsaka ko papaliwanag sa inyo kung ano gagawin natin. Okay? Susunod! Supremo! Amin mo! Kuchok! Ayos ka lang! Oo! Aray! Sama, gusto ko sana humingi sa inyo na paumanin itong mga nakarang araw. Dahil aminin ko na panghinaan ako ng loob at nawalan ako ng pag-asa na makikita ko pa si Pikoy. Nagpapasalamat ako sa isang tao na gumising at nagpaalala sa akin. Tama siya, hindi ako dapat mawala ng pag-asa dahil ako ang tagabantay. At maraming taong umaasa sa akin. Kaya mula ngayon, pinapangako ko sa inyong lahat na tatapusin ko ang labang ito. Lumakas ulit yung loob ng tagabantay. Ngayon, naiintindihan mo na, Liway. Naiintindihan mo na kung bakit hindi ko kailaman pwedeng mahalin ng tagabantay. Hindi ko maaaring magawa sa kanya yun. Anong hindi mo kayang gawin, Mahal na Prinsesa? Kahit na magkagalit sila, bahagi na ng buhay nila ang isa't isa. Sa panahon na pinanghihinaan ng loob ng tagabantay, sa panahon ng kalituhan, tanging si Rosario lang ang makakapagsabi ng mga bagay na kailangan niyang marinig. Na matatanggap niya kahit na masakit. At hindi ko kailangan magagawa yun. Ama ko, tagabantay. Kanina, pagpasok ko ng kuta, nakita ko ang kapatiran. Larawan ang kawalang pag-asa. Ngunit sa isang salita mo lang, nabuhayan sila ng loob. Dahil sa kanila rin ako kumukuha ng lakasalwa. Kasama na doon ng mga diwata at engkanto. Tagabantay? Yeah. Ikaw ba ang tagabantay? Oo, bakit? Gusto kong makatulong. Alam ko kung saan nila sinasakay ang mga bata. Saan namin makikita ang mga bata? Ito na po yung mga ramas na kailangan natin, Mahal na Reyna. Pamigay mo yan sa mga kasamahan mo. Kailangan natin maghanda. Pagsalakay ng kapatiran at ng tagabantay mami ang gabi, akala nila, aswang lang ang makakalaban nila. Hindi nila alam ang patibong na naghihintay sa kanila. Ginawa ko yun para kina Pikoy dahil gusto ko silang mailigtas. Huwag ka mag-alala, Rosario. Tatapusin ko itong labang. Pinakamagandang paraan para maprotektahan ng isla, patay ng tagabantay. Mukhang tama nga kung kayo sa kutob ninyo, Lolo Jules. Isang patibong naghihintay para kina Juan. Pupunta na po kami doon para matulungan sila. Juan, para sa'yo.
Ayos ba? Oo, sige ko.